Welcome back dito sa channel natin. Andito ulit tayo sa Manila Bay Area, sa seaside ng Mall of Asia. Ayan, makikita natin yung mga barko na nagsasagawa ng reclamation project para lawakan ang area dito sa likod ng Mall of Asia. Ayan, makikita natin doon sa likod ng mga barko na yan, malawak na yung lupa na naitambak dyan. Pupunta muna tayo dito sa kabilang side sa Pasay Harbor Reclamation Project na mas malawak na yung naitambak na lupa. Puntahan natin. Ayan guys, dito na tayo sa kabilang side ng Mall of Asia Complex. Ito yung Pasay Harbor Reclamation Project. Ayan, makikita natin. Tuloy-tuloy na yung paghuhukay at pagtatambak ng lupa dito. Dito naman sa side na to, magtatayo ng dalawang island, ang Island A at ang Island B na may kabuuang lawak na 260 hectares. Itong Island A sa Pasay Harbor Reclamation Project ay may lawak na 210 hectares. Ayan, makikita natin, nagsisimula na sila magtambak dyan. At yung isa pang itatayo na island, ang Island B na may lawak na 55 hectares. Ayan, mamaya pupuntahan natin yung area na yan dun sa kabila sa may seascape village para makita natin na mas malapit yung pagtatambak ng lupa doon. So guys, pupunta lang muna tayo dun sa kabila sa may seascape village. Andito na tayo, makikita natin yung progress sa pagtatambak at paghuhukay ng lupa para sa Pasay Harbor Reclamation Project. Ito ay bahagi pa rin ng Island A na may lawak na 210 hectares. Kanina galing tayo dun dyan sa dulo na yan at ngayon nga andito na tayo sa kabila. Ganyan kalawak yung tatambakan ng lupa na magiging bagong syudad dito sa Manila Bay sa may Pasay City.
Nasa likod lang ito ng CCP complex na isa ring reclamation project. Kung matatanda natin, 5 reclamation projects ang inaprubahan ni dating Presidente Rodrigo Duterte bago pa siya bumaba sa pwesto. Ang SM Pasay Reclamation Project, ito na ngayon nakikita natin ngayon. Ang Horizon Manila, Solar City Manila, Waterfront City Manila, at ang Navotas Coastal Bay Reclamation ng San Miguel Corporation na mas nauna pa na nagsagawa ng reclamation project. Mabilis itong gumagawa ng reclamation dito sa Pasay Harbor Project. Samantalang yung gumagawa sa Molo Baysia Expansion, papitik-spetik at mabagal. Ay makikita natin na wala pa masyadong progress dito sa Island C na magiging extension ng Molo Baysia Complex. Ito pa naman ang mas malawak na island, 360 hectares. Ano na mangyayari kapag natambakan na ng lupa dito sa Molo Baysia Seaside? Matatakpan na ang dagat dito dahil matatambakan na ng lupa. Pero yung bagong seaside ay doon na sa unahan sa malayo. Doon na naman yung magiging bagong baywalk ng SM na katulad nito kung saan tayo nakatayo. Ano masasabi nyo sa mga reclamation projects dito sa Manila Bay? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.